Paano gawin ang 16-8 fasting? Ito ay mas kilala ng iba bilang intermittent fasting para pumayat, para makaiwas sa mga sakit. So, magandang umaga po. Welcome po again sa ating Health and Wellness Advocacy Channel. And yeah, that is the topic that we're going to discuss today. So, this topic came into my mind because I realized na kailangan itong malaman ng ating mga ka-be-healthy because there are a lot of people who are experiencing a lot of diseases, mga discomfort caused by obesity and overweight or gaining weight. And those who are younger, let's say teenagers and young adult, basically they are encountering this psychological impact wherein they are ashamed, they are feeling inferior and everything else that you know, psychologically unpleasant in their self-esteem, affecting their emotional state. That's the reason why I would like to help by imparting this important information. This is as simple as this: fasting. Okay, I conducted researches about this and I guarantee that this is effective and there are ongoing studies. However, a lot of evidences are there. You can search it in the internet. You just type it and then you look for articles and researches. Makikita nyo naman eh, no? So, let's start it. So, paano ba to? So, 16 is 16 hours, 8 is 8 hours. So, a total of 24 hours. We are talking about here about the time. So, oras ang pinag-uusapan natin dito and total of 24 hours, 16 and 8. So, simple lang ito. 16 hours kang hindi kakain and ikaw ay 8 hours namang kakain. So, the most important thing here to do is ikaw ay mag-set ng oras. Eh, yung oras mo ng pagkain, 8 oras, yun yung tinatawag na window time, 8 oras. At ito naman, ang 16 hours, ito naman yung time na ikaw ikakain. Okay? So, ngayon, ang gawin mo, kung ikaw ay tutulog, i-timing mo yung iyong pagtulog doon sa 16 hours. So, what do I mean by this? For example, nagtatrabaho ka sa daytime, araw. Ang gawin mo, pwedeng ang gawin mo is 8 ng umaga or 7 ng umaga ka mag-start kumain. 7, 8, 9, 10, 11, 12, and then 12 noon, 1, 2, 3. So you have 3 p.m. So mula alas 7, 7 a.m. hanggang 3 p.m. doon ka kakain. Okay, so a total of 8 hours. Let's check. 7 a.m., 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. So, 8 oras. So, hanggang alas 3 ka lang pwedeng kumain. Okay, you eat healthy and balanced, diet or food sa mga oras na yan. Tapos, from 3 p.m. for example, in the afternoon, magka-count ka na. Hindi ka kakain yan. Ang kain mo na ulit is alas 7 ng umaga. So, ito ay yung 16 hours na kombinasyon ng iyong fasting at pagtulog. Siyempre, mas madaling mag-fasting kung tulog ka. Hindi mo naman mararamdaman na ikaw ay nagugutom, for example. So, yun ang gagawin mo. Yun yung tip na aking maibibigay para mas madali ninyong magawa ito. Basically, this is difficult at first. Ganun naman eh. Ganun naman talaga. Basically, most of the things that we are starting are difficult at first. But because our brain and our body has the ability to, you know, to adapt. Kasi meron tinatawag na adaptability ang katawan. It's combination of psychological or neurological or your brain, no,
and then your body, the physiological. So there are adaptation, our body is designed to adapt. It is evidence way back nung caveman pa ang mga ancestors natin. Nag-a-adapt yung katawan nila sa fasting dahil hindi naman lagi sila nakakakain eh. There are times wherein yung mga caveman, yung mga cavemen nung unang panahon, yung mga ancestors natin eh hindi nakakahuli ng mga animals para iluto nila o kainin nila. So they are forced to fast, para mag-fasting. Eh, hindi nga lang yung 16 hours, sometimes 2 days hindi sila kumakain. Hindi sila lumalabas dun sa kuweba. So ganun na nangyayari. So babalik tayo dun. 8 hours na ikaw ay kakain at 16 hours kang hindi kakain. Okay, so ganun gawin yun. So, okay, para kayo ay ma-motivate, for you to be motivated on how to, why, bakit nyo kailangan gawin to, you need to have your whys. I mean whys. Bakit? Mabigat na dahilan bakit mo kailangan gawin to. Una-una, kailangan mong gawin to para pumayat ka. Pag pumayat ka, kung ikaw ay obese, malaki ang maitutulong nito para hindi ka magkasakit in the future. If you have diseases already, or you have disease already, for example, you have diabetes, or you have hypertension, or whatever it is, so, maaaring ito ay, makatulong itong fasting. Okay? Another one is your looks. Okay, your appearance, your image, your physical appearance will be, I think it's not only good but better and better. Kapag ikaw ay nakita ng iyong ex o kaya ay nakita ka ng crush mo, you lose weight already. There is something that is happening in your mind. There is something that is happening in your self-esteem, self-confidence, overall mental state. Ang ganda ng iyong aura o yung ano mo, yung feeling mo pagka ikaw ay sexy. Kung lalaki ka naman, ikaw naman yung macho, huwag na nating gawing exaggerated. Let's say for example is slim fit. Yan ang term, slim fit. There is something better that is happening in your appearance. And how people look at you, yung crush mo, baka magustuhan ka na. Yung ex mo, baka bumalik sa'yo. O magkumahog, bumalik sa'yo. Okay, magsisi, maggapang, mag-iyak, at kung ano-ano pa. Okay, that will happen. Okay? So, maraming dahilan, no? Depende sa perspective ninyo kung ano yung mga nararanasan yung problema because of overweight. Okay? Or, if you are working as, for example, you're an artist, isa kang performer, na hindi ka dapat tumaba, this is good. It prevents from getting you fatter. Okay? Maging obese ka. Okay? Doon naman sa mga nagtatrabaho na kailangan na ikaw ay fit, like for example, policeman, army, or for example, nagtatrabaho ka na kailangan mo ng physical exertion na nakakasagabal pag ang katabaan. This will benefit. This is your wise. I mean, this is you need to do this. No, you just not yung hindi mo lang kailangan, want mo siya, yung need mo talaga. So yun yung magmo-motivate sa'yo, yung why mo, bakit mo gagawin yun. Okay? So yun yung mga dahilan kung bakit mo kailangan gawin yan. Okay? Another one, yung effectiveness. Yung kailangan alam mo yan, nangyayari sa katawa mo para gawin mo to. Hindi maganda yung yung point na ginagawa mo ito pero you don't know what's really happening in the body while you're fasting. And this is the reason why I will explain it to you. Pag nagpa-fasting ka, no? Kapag ikaw ay nagpa-fasting, yung insulin mo flat. Yung insulin mo sa dugo, hindi tumataas. Pag kumain ka, nataas yung insulin mo. Kapag nagutom ka, nababa. Unti-unting nababa yan pagka malapit ka na magutom. Kumain ka, tataas.
Nagutom ka, bababa, tatas. Isa lang ang ibig sabihin niya. Kapag ikaw ay nagpa-fasting, hindi nataas ang insulin mo sa dugo. Importante yun. Kapag ikaw ay kain ng kain, maya't maya, taas, baba, laging mataas yung insulin mo. Eh ano naman kung laging mataas ang insulin mo? Halimbawa, lagi ka nakain, hindi ka nagpa-fasting. Kain ka ng kain. So, ibig sabihin, laging mataas yung insulin mo. Eh ano naman pakialam natin kung mataas ang insulin natin? Okay, this is a very important thing to know. Kapag ang insulin mo ay mataas sa yung dugo, nakakataba. Okay, nakakataba, nagigain ka ng weight. Why? Ang insulin po ay sikat sa diabetes, pero ito ay may kinalaman sa pagtaba. Ang trabaho ng insulin ay ito ay nag-store. Nag-store, ibig sabihin, nag-iimbak sa Tagalog. Iniimbak nito yung fats, iniimbak nito yung sugar sa ating katawan. So, what is the outcome? Tataba po tayo. Okay? So, kapag kumakain tayo, laging tumataas ang insulin natin, at pag laging tumataas ang insulin natin sa ating dugo, laging nag-i-store ng sugar, ng fats, store sugar and fats. Ending, tataba tayo. So, simple lang ang gawin. Kailangan mahaba yung panahon na ang ating insulin ay mababa sa ating katawan. Magagawa lang natin to kung 16 hours tayo magpa-fasting. So pag 16 hours lang tayo magpa-fasting, mas mahaba yung panahon ng insulin natin ay mababa. So hindi mag 16 hours siya na hindi mag-store ng energy. Or I mean, hindi mag-i-store yan ng fats and sugar. So kapag hindi yan nag-i-store, ibig sabihin, isa lang ang ibig sabihin nun, nag-burn ng calorie yung ating katawan. So, hindi na siya nag-store kasi yung insulin niya ay mababa. So, ang nangyayari is nag-burn. So, 16 hours is the burning period of your body. So, just imagine, ang sarap sa pakiramdam nun, ikaw ay mataba, tapos you know that while you're fasting, you are burning fats within that span of time. Every day, if you do the fasting, 16 hours, nagbe-burn ng fat, ang sarap sa pakiramdam nun, and it's comforting in your mind to know, and you will be motivated to fast. Okay, so that's the thing. Okay, kaya nga nakalagay dito is 16 hours fasting, and then you eat for 8 hours. Okay, so what happening naman doon sa 8 hours? 8 hours is the storage time. Why? Because when you are eating in within that 8 hours, the insulin is spiking. Ibig sabihin, laging mataas. Mataas yan sa mga panahon na yan. Why? Because you are eating. And when you are eating, you are storing. The insulin is spiking. Tumataas ang insulin sa dugo. And then, the result is, the insulin is storing. Nag-i-store yan ng fats. Nag-i-store yan ng sugar. So, it's not, you are not in the burning stage. Hindi ka nag-burn ng fat. Hindi ka nag-burn ng calorie. You are in this period storing. But the thing is here, 8 oras lang yun versus 16 hours. So, 8 oras ka lang nag-store. Pero, ikaw naman ay nag-burn ng 16 hours. So, talo ng burning yung storing. And that is what we want. And that is what losing weight is all about. That is the impact of fasting. Di ba ang ganda? And this is the thing. This is absolutely breakthrough. Why? Kasi maraming sakit ang nape-prevent. Even cancer can be prevented here. The blood pressure might go down. If you are hypertensive, it will maintain or it will help to maintain the normal blood pressure, which is 120 over 80 millimeter mercury. In other country, they change that. It's 110 over 80. Sa ibang bansa po yun. Pero dito sa Pilipinas, there are a lot of debates about what is the normal. It's 110 or it's 120. But internationally, it's 110. Okay. The bottom line is the blood pressure is good. Your cancer cells will not, you know, hindi makakarami, or it prevents cancer. And your sugar level is absolutely will
be maintained. It will maybe not, hindi ka gagaling sa diabetes, but it helps. Kasi mame-maintain mo yung insulin mo. And when you are maintaining, I mean, mame-maintain mo yung sugar sa yung katawan kasi nagpa-fasting ka. Kasi once na nagpa-fasting ka, the sugar level in the blood is more on normal. Mas lamang yung normal kaysa abnormal. So, mas maganda yung fasting, diba? So, those are the benefits of fasting. And now, I have taught you how to do that. As simple as that. Ito lang ang dapat yung tandaan. Huwag namang mag-mumukbang. Sabi ni Sir, fasting, 16 hours, 8 hours, mukbang? No! You just eat yung tama lang. And balanced diet. You have the vegetables, you have the fruits, you have your protein, not so much fat, just enough. Butter is just enough. Huwag kayong matakot sa butter, huwag kayong matakot sa fats. They are all good in just normal amount. Okay? So, yun lamang po. At see you in my next vlog. Sana pumayat ka. Bye.